Sa paghahanda ng breeder, kailangan na sa tamang edad, pero 7 to 8 months, pwede na yan. Kailangan makita mo muna ang healthy yung breeder, gagawin mong breeder. Kailangan yung maganda katawan, walang sakit, maganda yung balahibo. Saka mo sila pwedeng ipagsama. Bago mo sila ipagsama, kailangan mo na Sa unang araw, deworm, paligo. Sa pangalawang araw, tas medyo vitamins lang, siguro mga 4 days na vitamins araw-araw. Makikita mo naman kapag ready to breed na yung hen, lalapitan mo palang uupo na yan . Parang medyo gagano na siya, bubuka na yung pakpak niya. Tsaka na siya papatungan ng lalaki. Pag nakita mo na nagpatungan, siguro after 3 days mag-egg na yan. Hindi sila katulad nung sa aso. Pag nag-mate, siguro 2 buwan, tsaka pa maghahanak. Sila, 3 to 4 days, mag-iitlog na. Pero ang matagal, yung sa incubation. Sasalang mo yung itlog sa incubator, hintay ka ng 18 to 21, tsaka lalabas na yung sisiyo. Yan, maangas talaga natin yan. So ito, isang klase din ito ng fancy na mayabang. Oo. Ganda kasi parang may marble yung pagka ano ng ano niya feather. Ayun, meron siya. Magagandang klase ng pattern. Unique masasabi ko. Unique. Yeah, para sa mga buyer diyan. Merong ganitong kulay pero hindi siya yung kasing tingkad ng ganito. Mm-hmm. Marami din namang may ganyan. Mm-hmm. Pero depende kasi sa taste ng owner. Mhm. Ano maganda kulay. Ang ganda. Tingnan niyo naman ang tindig. Yun o, angas o. So napansin ko po dito sa mga alaga po dito talagang sanay na sila sa hawak. Kasi sa experience ko sa paghahawak ng manok, hindi ako magaling. Kaya madalas pag namali ang hawak ko, lumilipad, pumipiglas, halos nagwawala na. Pero dito, alaga sa hawak. Sa sisiyo, masaya lang talagang sisiyo pag nag-aalaga ka ng sisiyo. Kailangan yung kulungan mo balot ng ng plastic o kaya ng mga lona. Tapos kailangan may ilaw din. Tsaka sa sisiyo, bawal silang magutom. Dapat laging may pagkain. 24/7 may pagkain dapat. Tsaka tubig. Pero kailangan yung itlog mo may masigurado mong may similya. Kasi kung walang similya yan, hindi sila nagme-mating, wala rin, sayang lang sa kuryente yung incubator. Sa incubation naman, kailangan 18 to 21 days, makikita mo na yung ikakalabasan. Ito naman yung long-leg chicken. Modern game bantam. Ito, ang ganda. Ganda ng pagkakulay niya. Anong kulay? Ash, no? Medyo may pagka-ash. Medyo, ang tawag sa kulay nila, blue. Yung sa fancy naman, kapag gray, blue ang tawag sa kanila. Mm. Ito naman, saan ang galing ito na bansa? Sa nakita ko, UK, meron UK. Mm. Sa Europe? Europe. Mm. Ganda. Maganda rin ang tindig niya, no? Oo. Mga rin. Miniature na. Rin kung tumayo. Oo nga, miniature na panabong. Eh. Pwede. Pinapagsalpukan din ba ito? Matapang din. Matapang din. Ah, magaan lang. Oo. Wala pa ito isang kilo. Yan. Sanay din ito sa hawak. Tinay nyo naman ang itsura niya. Hindi natin siya mapatindig sa kamay. Baka pwede. Ayan, pwede rin pala. Nakakatuwa kasi yan, pwede niya silang patayuin sa kamay. Hindi katulad ng mga ibang manok na tatakas. Ito, tama-tama lang. Yan. Maamo po sila. Ang ganda. Yan. Yun o, angas o. Mayabang rin pala ito . Ito naman yung blue wren, tinatawag. Ito medyo mailap din. Medyo mailap. Ayan, hawakan na lang natin. Ayan. Long legs din. Long legs female. Wala pa atang half kilo. Ang gaan nga, sobra. Mas mabigat pa ata kalapati dito. So, ganitong kulay, akala ko brown. So, mahuhuli mo pala kung walang alam sa fancy chicken. Sabihin mo brown, yung pala blue. So, ito naman, sa pang-competition, anong tinitingnan dyan? Yung pagkahaba talaga ng paa. Mm-hmm. Kasi kilala sila sa isa sa mahabang paa. Mm-hmm. Ayun talaga yung tinitingnan. Tsaka yung tindig din, kailangan ganun din yung tayo. Matikas. Mm-hmm. Elegante. Buntot. Dapat yan siya yung... Tayong-tayo. Hapit na hapit. Mm-hmm. So, pag hinihimas mo, dapat pa ganyan. Pa ganyan. Para humapit mo. Sa itong incubator, nakuha ko lang to last year. Sinubukan ko magsalang, 80% naman nabubuhay. Basta may simile lang talaga.
pag nawala kuryente, kung may generator ka, pwede mo gamitin. Kaso sa akin naman, sa ano ko, nawala na kuryente siguro 2 beses sa hybrid ko. Pero hindi siya umabot ng 1 araw. Siguro mga 3 to 5 hours, ganun. Okay lang naman yun kahit mas stuck siya ng walang ilaw ng 3 to 5 hours. Kasi hindi naman masira itlog pa ganun eh. May konting init pa rin doon sa loob ng incubator. Yung iba, namamatay yung similya ng manok, 10 hours, mga ganun. Pag umabot ng 8 to 10 hours, pwede na masira yung ano, itlog sa incubator. Ito, cross ko to ng game fowl tsaka kitawa. Kasi nagpa-project kami ngayon na ano, ganitong klase pero tumatawa. Sige nga, patawanan. Tawa naman dyan. Ito yung tatay niya. One eternity later. Ayan po, dahil mahiyait kanina nung nag-i-interview tayo, tilaok ng tilaok. Dahil ayaw niya, ako na lang, ganito po yung tunog. Start ng 2 months, doon ako nagpapakawala para ready na sila sa panahon dito sa Quezon. Hindi na sila magkakasakit. Pero sa ganun, may nagkakasakit pa rin. Hindi rin talaga may iwasan yung may magkakasipon sa hangin. Malamig kasi talaga dito. Kaya kailangan doble ano pa rin, doble ingat. Ito yung standard na Cornish. Kasi yung kanina, bantam siya. Bantam size. Ito naman yung standard. Pwede rin siyang pang meat type, pwede pang show. Malaki-laki. Ito umabot ng 5 kilo. Oo. Isa. Mukhang laki nga ng paa, oh. Bigat. Pag pinatayo mo, maganda ito na. Ganda. Lalaki ito, no? Lalaki mo. Ito, no? Lalaki mo. Yan. Nanunuka. Matapang. Ayan. May kabigatan nga talaga. Ito yung sasabi ko pare-pares yung babae. May lace din. Kahit sa standard size. Sa standard. Pare-pares sila ng kulay. Ayan, ang ganda. Ito yung para sa mga patterns dito. Ito yung gusto ko. Tsaka yung blue. Ito yung isa, kakaiba din ng kulay. Isang kulay naman is Jubilee. Iba-iba ba? Ilang klase ang nagiging itsura ng ganitong klaseng fancy? May puti. May ganitong brown. Tapos may black. So far sa'yo ngayon dalawa. Dalawang dalawa, klase. Dalawa. Yan. Ganda rin. Maganda rin siya. Ito, yung mga manok na paayawan mong katayin kasi maganda siyang nakakalat lang sa bakuran. No? Ang ganda tignan, nakakalibang din talaga. Maraming salamat sa napakarami mong na-share, mga detalye para sa mga gustong mag-alaga. Marami po kayong makupupulot dito sa episode, no? Sa haba-haba ng biyahe, may mauwi din. Ayun. Ito regalo ko sa iyo. Ano ba to? Kalapate? Maliit pa sa kalapate. But, anong klaseng fancy to? Cross na siya ng serama. Yung smallest chicken. Oh, talaga? Malambing na, no? Mabait na siya, oh. Halos hindi ko na ho siya hawakan ang kapatong. May gusto ko bang batiin? Yung mga family ko lang sa Paranaque ko. Lumipad. God. Wala na. Ang bilis pala yan. Huli ka. Nakakatawa. Akala ko rin maawo eh. Ano ka, scammer ka. And yan po, kakabangkit ko kanina, yayabang ko pa man din na pag hinihimas nyo yun, okay, bigla lumipad. Ano, napagod ka? Pagod. Ayan po, another episode po na nakaka-inspire from 1,000 pesos na binigay ng mami niya para maging pet. Nagkaroon na ng maraming alaga dito at yan po ay ang kanyang net worth is around 100,000 na rin. Not bad. From a hobby turned to into a passion na naging agripreneur at magiging future doc veterinary. Thank you. Yan. So, isang fish mom naman dyan. Agree ka ba sa agree? Agree. Yan, isang thumbs up. Hiningal ako.